Handa na ang lahat para sa isasagawang plebisito bukas para pag-isahin ang dalawang barangay sa Marawi. Para sa update, makibalita tayo sa ating kasamang si Luisa Erispe. Live, Luisa. Audrey, all systems go na nga para sa isasagawang plebisito dito sa Marawi City bukas. Handa na ang lahat para sa gagawing botohan sa Bugangan at sa Gunsungan bukas. Matapos ang command conference kanina, kumpiyansa ang COMELEC na magiging maayos ang botohan na inaasahang nasa higit 1,400 residente ang boboto. We are ready. Lahat ng mga deliverables na nagawa na, lahat ng dapat i-prepare, maayos na. So we're just waiting na tomorrow, ikakandak na natin ang plebisito and we are very hopeful that we will have a very good result tomorrow. Ayon naman sa DepEd Marawi, kahit ang mga eskwelahan at mga guro, handa na rin sa botohan. They didn't have, but they're already trained. These are our teachers who usually serve every election, and they are very much endowed with the things they will do tomorrow. Our schools are prepared. We have two schools. One school is Kilala Primary School, and the other school is in Sagots Abito Elementary School. It's a regular permanent DepEd school. Ang mga residente naman, nangakong boboto sila bukas. Ayon kay Kayalinang, na isa sa residente sa Gunsungan, malaki ang maitutulong sa kanila ng isasagawang plebisito para maging mapayapa ang kanilang komunidad. Aminado kasi siyang naging marami ng tao sa kanilang barangay. Buboto po kami bukas. Sa yung mga community namin dito sa Gunsungan, pabor po kami na magbuto kami bukas. Giginhawa ang barangay namin kung mahati ang barangay namin dahil dalawa kasi ang magkakatulungan na tutulong sa aming barangay. Halimbawa, kasi dalawa kasi barangay sa Gunsungan or barangay sa Daligan, dalawa ang mamuproblema sa community namin. Samantala, noong isang buwan, lumigha ng takot sa mga residente sa lugar ang tangkang pagpatay kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. Pero para kay Kayalinang, hindi ito magiging hadlang para pigilan ang pagboto nila sa plebisito bukas. Sa seguridad naman, ang mga pulis, bawat sulok at 24 oras silang magbabantay sa buong lungsod ng Marawi para sa botohan. Nasa 188 pulis ang ide-deploy at may checkpoints din ang mga sundalo sa lugar. We'll be deploying personnel sa mga strategic areas. May mga task na tayo, may mga task team tayo sa mga congested areas, no, para natin lalo na yung transport ng mga paraphernalias going to polling places para mag-manage ng traffic and for the route security. Audrey, bukas nga ng alas 7 ng umaga, inaasahang magsisimula ang plebisito sa Marawi City at sasagawain sa dalawang barangay dito sa lungsod. Samantala, mabanggit ko na rin, Audrey, mag-aanim na taon na nga simula nung nangyari itong Marawi siege at 5 taon lang yung binigay sa mga residente na manatili doon sa mga bunk houses o sa mga temporary shelter. Kaya naman, binigyan sila ng palugit na hanggang matapos ang Ramadan ay paaalisin na sila doon nga sa kanilang mga bunk houses. Pero ayon naman kay Mayor dito sa punong lungsod o punong mayor ng Marawi City, sinabi niya na itong plebisito ay makakatulong para mabigyan sila ng panahon o ng sariling barangay para makapanatili sila doon sa kanilang mga bunk houses at hindi sila mapilitang umalis doon sa kanilang temporary shelter. At dahil nga hanggang sa ngayon, yung ground zero ay hindi pa rin nagagawa yung mga bahay ng mga residente doon. At yan na muna ang latest mula rito sa Marawi City. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.